mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dunnies. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At mula sa UNTV Radio Mobile Booth, si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Sinovac vaccine binigyan na ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration. Ngunit Pangulong Duterte, hindi tuturukan ang nasabing bakuna ayon sa Malacanang. Nakita po natin ang datos, yung safety profile niya is good. Yung mga adverse event po nito is mild to moderate. Paano kalang face-to-face classes ngayong school year malabo ayon sa Malacanang? Ngunit low-risk areas, posibleng mag-resume ng klase sa mga paaralan sa Agosto. Nagdesisyon na po ang presidente, ha? Wala pa rin po tayong face-to-face klase sa bansa. Bagyong Oring patungo na ng Bicol area matapos maglandfall sa Northern Samar. Mahigit 16,000 pamilya iniligas dahil sa bagyo. We don't have any reports yet of casualties, injuries, missing or fatality. So we're hoping na sana mga talagang ganon. Maaga pa lang, naghanda na talaga tayo. Ilang meat vendor hindi nagtinda sa palengke ngayong araw. Pagbawi sa price ceiling sa pork meat, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture. Eh, sobrang taas talaga ng Bulacan. Sobrang taas ng Batangas. Eh, pag wala talaga nga, alam mo, magtinda kami ng dugi kami, di ba? Now, we are going to study yung sinasabi po ninyo dun sa price ceiling kung pwede ipahinto na, kire-recommend na kay President or not. So pag-aaralan po namin. Oral arguments ng anti-terrorism law bukas, suspendido. COVID-19 vaccination sa Australia nagsimula na. Australia Open fans tinuritsa sa pangangantsaw sa COVID-19 rollout. Everybody, go and get it. Yeah, you've got I'm it. Right? You've absolutely yes, nailed got it. It. Got it. What we're demonstrating today is our confidence. I am supremely confident in the expert process that has been led to get us to this day. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Aprobado na ng Food and Drug Administration ng Pilipinas ang emergency use authorization ng COVID-19 vaccine ng Sinovac vaccine. Ibig sabihin, maaari na itong gamitin sa Pilipinas oras na dumating na ang supply mula sa China. Subalit, hindi nire-rekomenda ng mga eksperto na gamitin ang Sinovac sa mga healthcare worker ayon sa FDA. Ito ang balita ni Joannano. Otorisado ng gamitin sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine na Sinovac. Ito'y matapos na mabigyan ng Emergency Use Authorization o EUA ng Food and Drug Administration ang bakuna na ginawa mula sa China. Lumabas ang EUA isang araw bago ang inaasahan sanang delivery ng Sinovac na donasyon mula sa Chinese government. Tiniyak ng FDA na dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto ang efficacy ng bakuna bago inaprubahan ng EUA nito. Nakita po natin ang datos, yung safety profile niya is good. Yung mga adverse event po nito is mild to moderate. The usual po, no, na pananakit sa braso, konting sinat. At ang rating po niya ay maganda doon po sa allergy and anaphylaxis. Mababa po ang posibilidad na magkaroon ng allergy or yung severe allergy or anaphylaxis sa bakunang ito. Ayon kay FDA Director General Undersecretary Eric Domingo, lumabas na nasa 65.3 hanggang 91.2% ang efficacy rate ng bakuna para sa mga edad 18 hanggang 59 anyos. Batay ito sa datos ng trials na isinagawa sa Indonesia at Turkey. Gayunman, hindi ito inirerekomenda ng mga eksperto na gamitin sa mga healthcare worker dahil nasa 50.4% lamang ang bisa nito sa mga exposed sa COVID-19.
Ang nakita po kasi doon sa trial sa Brazil na binigay po ito doon sa mga COVID, sa mga health workers na nagtatrabaho po sa hospital na nagtitreat ng COVID-19 ay 50.4% ang efficacy niya. So, mas mabuti naman po yun kesa sa wala, pero ang rekomendasyon po nga natin ng ating mga expert ay hindi po ito yung pinakamagandang bakuna para sa kanila. Bagaman mayroon ng EUA, wala pa rin tiyak na petsa kung kailan ang delivery ng Sinovac sa Pilipinas dahil mangangailangan pa ng ilang araw ang Chinese Embassy para maiproseso ang pagpapadala ng mga bakuna. Ngunit sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ito ang kauna-unahang brand ng COVID-19 vaccines na darating sa Pilipinas. Malamang po Sinovac po yan ang posibleng dumating na 600,000 doses, good for 300,000 individuals. So yan po ang atin inaasahan, at kung mailabas na ang EUA, mga 3 hanggang 5 araw ang hinihingi ng Chinese Embassy para paghandaan ang pagpapadala ng naturang 600,000 Sinovac vaccines. Nauna nang inaprubahan ng FDA ang EUA ng Pfizer-BioNTech at AstraZeneca noong Enero, habang ang Sputnik V naman na gawa ng Gamaleya sa Russia kasusumiti pa lamang ng mga dokumento para sa kanilang aplikasyon noong Biyernes. Maging ang bakuna na Bharat Biotech na mula sa India, hindi pa rin nakapagbibigay ng mga detalye sa phase 3 ng kanilang clinical trial. Batay sa ulat ng FDA, mayroong 232 mga bakuna kontra COVID-19 ang dine-develop sa buong mundo, habang nasa 64 na clinical trials ang isinasagawa sa iba't ibang mga bansa. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa babakunahan ng Sinovac vaccine. Bunsod na rin ito ng mababang efficacy rate ng bakuna ng Sinovac sa mga may edad 60+. Posible namang magkaroon din ng pagbabago sa priority list ng pamahalaan kasunod ng datos sa bisa ng bakuna sa mga exposed sa COVID-19. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Malaki ang posibilidad na maunang mabakunahan ng mga economic frontline workers at puwersa ng militar sa Pilipinas. Kasunod ito ng ulat na darating na sa lalong madaling panahon ang bakuna ng Sinovac matapos mabigyan ngayong araw ng emergency use authorization. Lumalabas kasi na mababa ang efficacy rate nito sa medical frontliners, senior citizens at may comorbidities, kaya maaaring hindi ito ang maiturok na bakuna sa kanila. Ang mga sektor na ito ang nasa original priority vaccination list ng pamahalaan. For purposes of Sinovac, they will have to amend their order of priority because obviously it cannot be given to healthcare workers and it cannot be given to senior citizens. I anticipate it will be first given to the armed forces and to the economic frontliners before we go to the indigents. But we're only talking of 600,000. Dahil din dito, hindi naaasahang maturukan si Pangulong Rodrigo Duterte ng CoronaVac. Obviously po, dahil sinabi po ng EUA, ng inisyo ng FDA na hindi muna natin gagamitin sa senior, hindi po mapapasama ang presidente sa nauunan. Siniguro naman ng palasyo na hindi low quality ang Sinovac vaccines dahil batay sa pag-aaral, nakapagbibigay pa rin ito ng proteksyon laban sa matinding karamdaman at pagkamatay sa ninang COVID-19. It is accepted under standards arrived at by the WHO itself. It is a guarantee that yung mga nabakunahan ay hindi po mamamatay dahil sa COVID-19. It is a guarantee na kung ikay tamaan man, mild and asymptomatic lamang. Handa rin naman si Presidential Spokesperson Roque na unang maturukan ng Sinovac vaccine kung pahintulutan siya ng Presidente at ng National Task Force Against COVID-19. Rosalie Cox, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May mga pagtutulman, marami rin ang nagpapahayag ng suporta sa pagbababa ng quarantine classification sa buong bansa. Mismong si Health Secretary Francisco Duque III ay naniniwalang handa ng Pilipinas na masa ilalim sa Modified General Community Quarantine.
Kaya ang pambansang pulisya nagsisimula ring ayusin ang kanilang deployment. Ito ang balita ni Lea Ilagan. May sapat ng kaalaman ang mga lokal na pamahalaan laban sa COVID-19 na magagamit nila upang kontrolin ang lalo pang pagtaas ng kaso sa kani-kanilang lugar. Kaya naman para kay Health Secretary Francisco Duque, maaari nang ilagay sa Modified General Community Quarantine ng bansa. Handa ang ating pong mga pamahalaan lokal na ipatupad ang kanila pong PDITR. Ito po yung prevention, interventions or measures, early detection through aggressive testing, contact tracing, yung surveillance, at yung isolation through offline kalinga at treatment through the One Hospital Command na atin na pong naitatago nakaraan taon. At yan po ay kinakailangan ang local epidemiology surveillance unit ng mga LGUs. Talagang babantayan ang mga kaso na inireport at pinagkakaisahan yan para siguraduhin na yung spike ay kanilang mapipigilan. Wala namang gaano magiging pagbabago sa deployment ng Philippine National Police sakaling mag-MGCQ ang buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General De Bolsinas, handa na sila at tanging ang desisyon na lamang ng Pangulo ang hinihintay nila ukol dito. So whatever the guidelines, ay implement po namin. So on the MGCQ, ay ready na po ang buong kapulisan kasi nakahanda na po yung programa at saka plano namin. Sinabi pa ni General Sinas, tuloy ang pagbabantay ng mga pulis sa mga quarantine facilities. Hindi po namin pwedeng bakantihin yun at pabalikin yung mga current disposition ng pulis natin kasi meron pa po kami mga pulis naka-deploy sa iba't ibang quarantine facilities. No? Yung mga gwardiya po sa mga quarantine facilities ng DOH at saka DOT, mga pulis din po yun. Yung nakagwardiya po sa PICC and Ultra, still the police, at meron pa rin tayong mga police na nasa local government unit nag-assist. Tuloy pa rin po yon. Bukod dyan, mayroon pa rin ani ang mga police sa kalsada dahil sa tuloy na pagpapatupad nila ng anti-criminality, anti-terrorism at anti-illegal drugs campaign. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nitong Sabado, sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na muli siyang magsusumite ng proposal kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa Interagency Task Force upang may konsidera ang limited face-to-face classes. Ngunit hindi pa rin kampante si Pangulong Duterte na ibalik ito sa ngayon, punsod pa rin ang mataas na banta ng COVID-19. Gayunman sakaling bumaba ang bilang ng kaso kasunod ng pagbabakuna, ay bukas ang Pangulo sa posibilidad na subukan ito sa mga low-risk area. Ito ang balita ni Rosa Licos. Ayaw magbaka sakali ni Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ito ang pangunahing dahilan kung kaya ayaw pa rin niya na magsagawa ng face-to-face classes sa bansa liban sa mga pinahintulutang higher education institutions. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hanggat walang bakuna ay ayaw muna ng Pangulo na ipagsapalaran ang kalusugan ng mga ito. Nagdesisyon na po ang Presidente ha. Wala pa rin po tayong face-to-face classes sa bansa. Sabi niya, ayaw po niyang malagay sa panganib o alanganin ang buhay ng ating mga mag-aaral at mga guro habang wala pa pong nababakunahan sa bansa. Gayunman, ayon sa Malacanang, posibleng magkaroon ng limitadong face-to-face education sa Agosto, oras na maging puspusa na ang inoculation program contra coronavirus disease. Sabi niya, may awa po ang Panginoon, baka naman po pagkatapos nating malunsad ang ating vaccination program, pwede na tayong mag face-to-face sa Agosto, no? Lalong-lalo na doon sa mga lugar na mababa po ang COVID cases. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, batay sa datos, ang Pilipinas na lang ang hindi pa bumabalik sa in-person learning sa Southeast Asia. Lumalabas din sa isinagawa nilang survey na pabor ang nakararaming estudyante sa muling pagkakaroon ng face-to-face classes. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsimula na ngayong araw ang COVID-19 mass vaccination sa mga frontliner at senior citizens sa Australia. Kasama sa naunang nabakunahan, si Australian Prime Minister Scott Morrison at ang 84-year-old World War II survivor na si Jane Malyshak. Tinuruksa naman ng Australia Open fans ang vaccine rollout. Ito ang balita ni Ernie Briones. Open fans ang COVID-19 vaccine rollout nang mabanggit ito sa award ceremony para sa men's final. Agad naman itong tiniligsa ng Australian government at tinawag na nakasusuklam ni Deputy Prime Minister Michael McCormack. Ayon kay McCormack, hindi kaaya-aya ang ginawang ito at hindi nararapat sa anumang sporting event. Samantala, ngayong araw ang opisyal na pagsisimula ng first stage ng vaccine program sa Australia. Ang mga frontliner, health at quarantine workers ang unang babakunahan ng 60,000 Pfizer-BioNTech vaccine doses ngayong Linggo. Kabilang sa unang tumanggap nito ay sina Prime Minister Scott Morrison at ang 84-year-old World War II survivor at aged care resident na si Jane Malyshak. Everybody go and get it. Yeah, you've got I'm it. Right? You've absolutely yes. nailed got it. Gotten, gotten. What we're demonstrating today is our confidence. I am supremely confident in the expert process that has been led to get us to this day. We were going to make our Australian way through this pandemic, and the Australian way has proved to be, when you look around the world, one of the most effective there is. Bago ang vaccine rollout, nagsagawa ng malawakang kilos protesta ang ilang libong anti-vaxxers. Bagaman naging mapayapa at maayos ang isinagawang kilos protesta, nagkaroon naman ng alitan sa pagitan ng ilang tauhan ng pulisya at protesters na nauwi sa pag-aresto ng ilang demonstrador. 15 din ang pinagmulta dahil sa paglabag sa COVID-19 law ng Estado ng Victoria at 5 naman ang kinasuhan dahil sa pagiging balakid sa operasyon ng mga pulis. Sa kasalukuyan ay plano ng federal government na makumpleto ang COVID-19 vaccination sa bansa sa October 2021. Ernie Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy pa rin ang vaccination drive sa mga residente sa Singapore. Ngayong Linggo ay inilunsad naman ang pagbabakuna sa may edad 70 pataas. Ito ang balita ni Tracy Advincula. Matapos ang isinigawang pilot COVID-19 vaccination sa Tanjung Pagar at Ang Mo Kio District sa Singapore, inanunsyo ni Prime Minister Lee Hsien Loong na ngayong araw naman simula na ng pagbabakuna sa mga senior citizens sa bansa. Sa loob ng 3 linggo, makatatanggap ng vaccination letters ang mga residente. Ayon kay Health Minister Gan Kim, dapat hintayin ng mga senior ang pagdating ng sulat sa kanila bago magparehistro sa vaccine.gov.sg website. Pagkatapos nito, makatatanggap ng SMS na may link ang registrant upang siya ay makapagpabook ng appointment. Kung sakaling mahirapan ang matatanda sa online registration, maaari nilang dalhin ang letter sa mga community center para matulungan sila. Magde-deploy din ang Ministry of Health ng mobile vaccination teams para sa mga may mobility issue o mga hindi makabiyahe. Maaari namang pumili ng lugar ng vaccination site ang mga senior mula sa listahan ng vaccination center sa buong Singapore. Sa ngayon, ang Pfizer-BioNTech at Moderna vaccines ang aprobadong gamitin sa bansa. Katapusan ng Disyembre noong nakaraang taon nang magsimula ang Singapore na bakunahan kontra COVID-19 ang mga frontline workers nito. Tracy Advincula, UNTV News and Rescue Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming pork vendors ang hindi nagtinda ngayong araw. Daing pa rin nila ang mataas na presyo ng kanilang nakukuhang supply ng baboy habang mababa naman ang price ceiling. Pag-aaralan naman ng Department of Agriculture kung dapat pa rin panatilihin ang kanilang itinakdang presyo. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa unang linggo ng pagpapatupad ng gobyerno ng price ceiling, marami pang supply ng karne sa Commonwealth Market. Pero ngayong araw, wala kahit isa man sa mga vendor ang naglakas ng loob na magtinda.
Noong Biyernes ay nagpahayag na ang mga ito na hindi na nila kayang tapatan ang itinakdang presyo ng gobyerno kung saan hanggang 270 at 300 pesos nila maaaring ibenta ang kada kilo ng karne ng baboy. Nangangamba naman silang magtinda ng mas mataas dito dahil baka nila hulihin naman sila o kaya'y magmulta. Ay, sobrang taas talaga ng Bulacan. Sobrang taas ng Batangas. Eh, pag wala talaga nga, alam mo, magtinda kami ng dugi kami, di ho ba? Si RG ay sumubok na makabili para sana sa negosyo niyang pagtitinda ng barbecue. Una niyang pinuntahan ang palengke ng Marikina City pero wala na din itong nabili. Nare-delay po yung mga gusto pong bumili kagad po ng mga kain po, hindi po sila nakakabili. Sa Litex Market at mga katabing Talipapa ay may mga mangilan-ngilan na nagtitinda pero tira pa raw nila ito kahapon. 300 tapos bentahan mo, 320, meron ka naman 20. Ganun po ang presyohan ngayon. Pero bukas pa malalaman kung may katay na bukas o wala pa. Matumalas yung mataas yung baboy. Sa pagdinig sa Senado, sinabi naman ni Agriculture Secretary William Dar na pinag-aaralan na nila kung ano pa ang maaaring gawin para tulungan ang meat vendors. As regards supply, we still have enough supply of mobilized hogs from various regions in the country. Even the prices are going down and it's working. Now, we are going to study yung sinasabi po ninyo dun sa price ceiling kung pwede ipahinto na, i-recommend na kay President or not. So pag-aaralan po namin. Ayon sa Department of Agriculture, naantala ng Bagyong Auring ang biyahe ng mga baboy na magmumula sana sa Mindanao at Visayas. Pero pagsisikapan pa rin nilang makahanap ng supply dito sa Luzon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Muling humarap sa Senado ang Department of Agriculture patungkol sa issue ng supply ng baboy sa bansa. Bahagyang nagkasagutan sina Senator Cynthia Velia at Department of Agriculture Secretary William Dar sa pagdinig sa Senado patungkol sa issue. Dito na-question din ng ilang senador ang ilang panukala ng kagawaran gaya ng pagbaba ng import tariff at ang programa ng DA para sa mga magbababoy na naapektuhan ng African Swine Fever. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nasa 400,000 metric tons ang tinatayang kakulangan ng baboy ngayong taon batay sa pagtataya ng Department of Agriculture. Kaya ipinanukala ng ahensya na mataasan ng minimum access volume ng 350,000 upang matugunan ang kakulangan na ito. Kasama rin sa panukala ng DA na babaan ang import tariff hanggang 5%. Pero giit ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar, makakawawa lamang dito ang local hog industry. Ang gagawin ko, kukolektahin ko ang tarif at magpapasign ako kay President Duterte ng executive order na ibigay a subsidy to the local hog industry yung tarif. If you will ask me, ha, huwag mo papatayin yung local industry mo because that is the long term of the Philippines. Ito short term lang to eh. Ayun lang ako nakakita ng DA na hindi mahal ang local industry. Ayon sa DA, nasa 28.1 billion pesos ang ilalaan nito para sa recovery ng swine production sa bansa kung saan pagtutuunan ng pansin ang repopulation sa mga pinakatinamaan ng African Swine Fever o ASF. Ngunit kinestyo ng senador at ng kilosang magbubukid ng Pilipinas kung bakit tila pa utang ang ibibigay ng ahensya imbes na ayuda. Sagot naman ni Agriculture Secretary William Dar, ipapanukala pa lamang nila sa gabinete ang pagkakaroon ng hog raisers insurance para sa 5 milyong baboy. We will secure additionally 740 million to subsidize 50% for the commercial hog raisers, yung mga backyard walang insurance fee or premium basta nakalista na sa farmers registry po. Pero duda pa rin ang senador at ilang grupo kung gaano kabilis ang pamamahagi ng pondo, bunsod na rin ng mga reklamo noon ng ilang magbababoy na matagal umanong nakatanggap ng bayad para sa mga namatay na baboy dahil sa ASF. Nung akin pong reviewin yung policy ng Philippine Crop Insurance, ang dami pong policy ng exclusion.
Kaya hindi rin po mababayaran pag ako'y tinamaan ng African Swine Fever. Napakaraming rekutikos bago kayo makapag-submit na kung ano-anong requirements. You know, Secretary Da, we are saying this para malaman mo. Dapat alam mo by yourself. Kailangan bumaba ka at makita mo kung ang nangyayari sa ground. So I am giving you the right information here. Let's not just listen to Briones. Nangako ang ahensya na mas magiging mabilis ang pagbabayad para sa hog insurance. Napagkasunduan ng komite na maghain ng resolusyon para sa DA na magpresenta ng mas detalyadong programa. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kaila ang naranasan nating hirap noong inilagay sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang bansa noong Marso 2020. Sa isinagawang survey ng isang ahensya ng gobyerno kaugnay ng sitwasyon ng nutrisyon sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng pandemya, lumabas na 62% ang nakaranas ng katamtaman hanggang matinding gutom sa panahong iyon. At noong nakaraang linggo, nagbabala na ang Department of Trade and Industry na kung hindi pa luluwagan ang quarantine restrictions sa bansa, tataas pa ang bilang ng magugutom. Sa kabilang banda, tiniyak din naman ng pamahalaan na patuloy ang kanilang paghahanap ng mga hakbang upang tulungan ang mga mamamayang nakararanas ng gutom. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Kasabay ng mga ipinatutupad na community quarantine bunsod ng pandemya, kakulangan sa sapat na pagkain ang pangunahing hinaharap ng mga Pilipino. Ayon kay Interagency Task Force on Zero Hunger Chairperson Cabinet Secretary Carlo Nograles, pinakanaranasan ito noong Marso hanggang Abril noong nakaraang taon kung kailan ipinatupad ang enhanced community quarantine. Sa isang survey na isinagawa ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, 62% ng nasa 5,700 pamilya o mahigit 3,500 sa iba't ibang lugar sa bansa ang nakaranas ng katamtaman hanggang matinding kawalan ng pagkain. There was a great experience of moderate or severe food insecurity. And this is exactly what we predicted would happen under the situation of a pandemic. In fact, 56% of the households reported having problem accessing food during the heightened community quarantine. Bunsod ng mga quarantine restrictions, maraming pamilya ang nagutom dahil sa kawalan ng perang pambili ng pagkain, walang masakyan o hindi makalabas ng bahay, walang trabaho, limitadong bukas na tindahan, habang may ilan namang matatanda na walang kaanak para bumili ng pagkain. 32 probinsya ang naitala ng pamahalaan na pinakanakaranas ng gutom at kahirapan, habang karagdagang 17 probinsya pa ang natukoy ng pribadong sektor. Ang mga probinsyang prioridad sa pagsugpo ng gutom ay ang Camarines Sur, Negros, Bukidnon, Cotabato at Zamboanga del Norte. Ayon kay Nograles, kailangan ng agarang solusyon sa pagpapanatili ng mababang presyo ng mga bilihin sa merkado. Aniya, kung hahayaan ang patuloy na pagtaas sa presyo ng pagkain, ay magkakaroon ng lalong problema sa kagutuman sa bansa. This pandemic has also impacted on the economic livelihoods and purchasing power of our kababayans. So mahirap ka na, wala ka ng trabaho, tapos hindi mo pa kayang bilhin ang pagkain na nararapat para sa iyo, para sa iyong pamilya. Patuloy na isinasagawa ang mga agaran at pangmatagalang solusyon sa kagutuman sa bansa sa pangunguna ng pamahalaan katuwang ang mga pribadong sektor. Kabilang na dito ang mga tulong at pagpapalakas sa agrikultura at pangingisda. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umasa na sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 8648 o ang Emergency Vaccine Procurement Act of 2021. Kung tuluyang maaprubahan ang panukala ay hindi na daraanan o daraan sa normal na proseso ng pagbili ng bakuna contra COVID-19 at pinapayagan din ng magbigay ng paunang bayad ang LGU nang hindi lalagpas sa 50%. Hindi rin ito papatawan ng buwis.
Maglalaan din ang pondo para sa bayad pinsala kung sakaling magkaroon man ng masamang epekto sa tao ang isang bakuna. Sinertipikahan din itong urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagpapatuloy sa Senado ang pagtalakay sa panukalang batas na sinertipikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na layong magpabilis sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Ito ang balita ni Harlene Delgado live. Harlene, ano-ano na ang natalakay ngayon sa sesyon sa Senado at ano ba ang mga nilalaman nitong panukala? Bernard, kasalukuyan nga dinidinig ngayon ng senador itong panukalang Senate Bill number 2057 o ang COVID-19 Vaccination Program Act. Ito ay ang panukalang magtatatag ng COVID-19 National Vaccine Indemnity Fund na pangungunahan yan ng PhilHealth. Lalagakan ito ng karagdagang 500 million pesos na kukunin mula sa contingent fund sa ilalim yan ng pambansang pondo. Sa ilalim ng panukala, ang PhilHealth din ang magbibigay ng kompensasyon sa mga masasawi o magkakaroon ng permanent disability dahil sa bakuna. Papayagan din ang panukalang batas na makapag-advance payment na ang mga local government units sa mga vaccine manufacturer o supplier nang di lalagpas sa 30% ng contract price. Suwesto naman ang ilang senador na isama sa panukala na taasan ang limit ng porsyento na maaaring bilhin ng mga local government units mula sa original na 50% hanggang 75%. Kasama rin dyan, Bernard, sa provision yung pag-exempt sa buwis gaya ng customs duties, VAT, excise at donor's tax sa pagbili ng COVID-19 vaccines ng gobyerno at ng private entities hanggang taong 2023. At magkakaroon din ng vaccine passport para sa lahat ng mga Pilipinong tatanggap ng bakuna. Bernard, pagkatapos itong interpellation ay dadaan naman sa period of amendments ang panukala at inaasahang ipapasarin ngayong gabi itong Senate Bill 2057 sa second reading. At dahil Bernard certified ito as urgent ni Pangulong Duterte, ay maaari na itong idiretso at aprobahan na rin sa third reading. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Bernard. Harlene, napawi na ba yung pangamba ng mga senador? Nasagot na ba yung kanilang mga pangamba? Hinggil dito sa maaari umanong pagmula ng diskriminasyon, yung pag-i-issue ng vaccine passport. Yung tungkol dyan, Bernard, nag-raise nga ng ilang concerns sina Senator Coco Pimentel at Senator Joel Villanueva. Pero kanina ay nagpahayag na rin sila ng kanilang assurance na open sila sa magiging amendment para talagang ma-clarify o talagang maging malinaw doon sa bill na hindi ito mandatory at hindi ito gagawing mandatory at hindi ito dapat pagmumula ng any discrimination para doon sa mga pipiliing hindi magpabakuna. Bernard? Maraming salamat, Harlene Delgado. Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic. Unahin na po natin alamin kung traffic na ba sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Unahin po natin ang area po ng Philcoa. Kuha po ito ng ating radio mobile booth. Sa ngayon po ay maluwag naman itong area na ito. Ito po ang lugar eastbound lane going Puyan dyan sa may area ng Tandang Sora at Batasan. Yung kabilang side naman, pabalik po ng elliptical road. Walang maging problema dito po sa lugar na ito ng Philcoa Green and Go sitwasyon para po sa mga dadaang motorista ngayong oras na ito. Tingnan po natin ang EDSA Quezon Avenue. Sa ngayon po ay mabagal na po ang dali ng sasakyan para sa mga motoristang papunta ng elliptical road. Moderate to heavy traffic po tayo starting pa lamang sa may area po ng Scout Borromeo hanggang makatawid po kayo dito sa may area naman ng EDSA patungo po ng elliptical road. Sa mga papunta naman po ng Maynila, kung dadaan po ng Quezon Ave sa ngayon ay light traffic, ito pong area na ito magmula sa may EDSA patungo po dyan sa may Delta at tuloy-tuloy naman po ang pagbiyahe hanggang makarating po ng G. Araneta at sa may Espanya. Tingnan po natin ang North EDSA. Sa ngayon po, may konting build-up lamang para sa mga motorista nang gagaling ng North Avenue at babaybay ng EDSA at yung mga nang gagaling naman po ng Quezon Ave papunta rito sa may North EDSA. Pero bahagyang lumuluwag naman po makalagpas
dyan sa may SM North patungo naman ng Muñoz. Yung kabilang side, southbound lane, light traffic para sa mga motoristang papunta ng Cubao. Tingnan po natin ang bagong Barrio Caloocan. Para sa mga papunta ng Monumento, light traffic, walang maging problema. Yung pong kabilang side naman, papunta ng Balintawak at ng Muñoz. Light traffic din po ang sitwasyon para sa mga motoristang dadaan po rito sa may EDSA Caloocan Bagong Barrio. Tingnan po natin ang Monumento. Sa Monumento naman, wala rin maging problema. Light traffic po para sa mga motoristang papunta o pauwi po ng Malabon, Valenzuela at dyan sa may area ng Maynila. Yung kabilang side, pabalik po ng Balintawak, light traffic din po ngayon dito sa may area na ito ng EDSA Monumento. Para po sa ating health update. Sa Pilipinas po, umaabot na sa 563,456 ang confirmed cases. Habang meron po nadagdag na 2,288 ngayon pong araw na ito. Active cases naman po natin, 28,488. Habang yung recovery naman ay 522,874. At meron po tayong 33 na new recoveries. Habang yun naman deaths po natin ay 12,094. At meron po tayong 6 na new death cases. Para sa ating global tally, umabot na po sa 111,373,620. Global deaths naman, 2,466,444. Habang global recovery naman po ay 62,838,328. Para po sa ating weather update, naging isang low pressure area na lamang po ang Bagyong Auring. Tatawirin nito ang Bicol Region, Southern Quezon, Marinduque at Mindoro sa susunod na 24 oras. Asahan pa rin po ang malalakas na buhos ng ulan sa mga nabanggit po na lugar. Maliban po sa low pressure area, patuloy pa rin umiiral ang amihan na nakakaapekto po sa Metro Manila at sa buong Luzon. Habang localized thunderstorms na lamang po magpapaulan dyan po sa may area ng Bicol Region. Nagdagkaalaman po mga kasangbahay. Kayo po ba yung tipo ng tao na tuwing umaga ay aalamin sa dyaryo o di kaya sa internet ang kanilang horoscope? Depende ito sa kung anong buwan kayo pinanganak para malaman mo kung ano ang inyong zodiac sign. Meron daw pong Aquarius, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn at Pisces. Astrolohiya ang tawag sa pag-aaral ng mga bituin upang makita at malaman ang maaring mangyari o maganap sa hinaharap. Pero alam niyo po ba na ang astrology ay hindi ibinibilang na branch ng science? Iba kasi ang approach ng siyensya sa pag-aaral po ng mga bituin. At ang tawag po doon hindi po astrology, kundi astronomy. Ang science po kasi essentially ay dumadaan sa tinatawag na scientific method. At pasok na pasok doon ang astronomy. Habang bagsak naman po dyan ang astrology. Ayon po sa mga eksperto, ang mga theories ng astrology ay unreliable o hindi po maaasahan. Kaya hindi dapat natin paniwalaan o pagbatayan sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Yan po ating health update, weather at traffic. Pwersahan ng binalikas ang mga residente sa mga lugar na may panganib ng pagbaha at pagbuho ng lupa sa Samar at Leyte. Sinuspende na rin ang klase at pasok sa trabaho sa ilang lungsod at bayan doon. Mula po sa Abuyog, Leyte, ito ang balita ni Cyrix Remanes live. Cyrix, maulan pa ba ngayon dyan sa Eastern Visayas? Yes, Angela. Sa ngayon ay wala na tayong nararamdamang pag-ulan, particular dito sa ilang bahagi ng Leyte. Habang makulimlim na panahon naman ang nararanasan ngayon sa Northern Samar at sa ilang pang bahagi ng Samar. Kahapon pa lamang ay nagsagawa na ang Tanawan Municipal Police Station ng forced evacuation sa Sitio Kalinginan, Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte. Sa mga residenteng nakatira sa mga high-risk areas, particular na sa mga coastal at landslide areas na nasa 62 pamilya ang nailikas. 38 pamilya naman ang nailikas sa Tomas Opus sa Southern Leyte kahapon
dahil sa pagbaha sa lugar dulot ng Bagyong Auring. Sa Naval Biliran at sa Baybay City, Leyte, Linggo pa lamang ng hapon ay inihanda na nito ang kani-kanilang mga evacuation centers kung saan naglagay na ito ng mga modular tents at dining area doon. Nakasubaybay din naman at handa ang mga rescue brigade at Bureau of Fire Protection sa posibleng paglala ng panahon at posibleng pagbaha. Kaagad din sinuspinde ng mga alkalde ngayong araw ang online classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Suspendido rin ang pasok sa trabaho bilang paghahanda kay Bagyong Auring sa ilang bayan sa Eastern Visayas. May mga nakahanda na rin family food packs ang Department of Social Welfare and Development na ipamamahagi nito sa mga naapektuhan ng bagyo, lalo na ang mga nasa evacuation centers. Base sa ulat ng PAGASA, alas 9 ng umaga nitong maglandfall, itong si Bagyong Auring sa Batag Island ng Lawang Northern Samar. Huling namataan ng bagyo sa may hilagang silang ng Northern Samar at wala pa namang naiulat na nasaktan sa pagtama ng bagyo. Sa ngayon ay wala ng mga pag-ulan bagamat makulimlim pa rin ang panahon sa Samar habang kaninang umaga ay ramdam na ang init ng panahon sa ilang bahagi ng Leyte. Samantala, balik na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Bohol, Leyte, Camotes Island at Mindanao area ngayong araw. Nakauwi na rin ang mga na-stranded na pasahero sa mga pantala. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa Eric Remanes live mula sa Abuyog, Leyte. Samantala, naka-alerto sa pagresponde sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa ang Disaster Agency sa Camarines Sur. Sa Sorsogon, pinayagan ng makabiyahe ang mga ro-ro vessel sa Matnog Port na patawid ng Samar. Inapawan naman ng rumaragasang baha ang ginagawang tulay sa bayan ng Viga sa Catanduanes. Mula sa Kanaman, Camarines Sur, ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, maulan pa ba dyan sa Bicol at pinayagan na bang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat dyan sa area ninyo? Angela, kaninang tanghali ay unti-unti nang tumila ang pagbuhos ng ulan dito sa Camarines Sur. Kasabay noon, pinayagan na ng Philippine Coast Guard Bicol na makatawid ng Bisaya ang mga naantalang pasahero sa may Matnog Port. Puspusan na ang pagbabantay ng Environment Disaster Management and Emergency Response and Emergency Response Office o EDMIRO sa mga hazard-prone area sa Camsur kahit nalusaw na ang Bagyong Auring na isala na lamang low-pressure area sa ngayon. Angela, nakararanas na kasi ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang Camsur simula kaninang umaga. Sa LGU o ang LGU Tinamba, Camarines Sur, nagsasagawa na ng monitoring sa mga high-risk area na posibleng bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa sa tuwing may bagyo. Tugon ito sa ipinalabas na Memorandum No. 1 ng Provincial Government ng Camsur hinggil sa red alert status ng probinsya. Wala pang naiulat na mga pagbaha habang passable pa ang National Road sa Nabwa, Camarines Sur at sa San Fernando, Camsur. Sa Sorsogon, Angela, nasa evacuation center na ang 8 pamilya o katumbas ito ng 33 individual. Inilikas sila sa Huban, Sorsogon dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig baha sa kanilang lugar dala ng bagyo habang pinahihintulutan ng makabiyahe ang mga ro-ro vessel sa Matnog Port. Sa Catanduanes, nilamon ng rumaragasang tubig baha ang ongoing construction ng tulay sa Viga, Catanduanes. Angela, inaalam din natin ngayon kung meron ng mga nasa mga evacuation center dito sa Camsur dahil nga ang ibig na mangyari ng local government ng Camarines Sur ay mailikas ang mga kababayan nating posibleng maapektuhan, lalo na yung mga nasa landslide, flood prone at mga coastal area dito sa naturang lalawigan. Angela.
Yes, Alan, may mga ilang katanungan ako sa iyo, no? Yung linya ng kuryente, kamusta dyan doon sa mga area na deeply affected nitong bagyong Aurin? May mga naging problema ba sa paglikas sa mga residente? At syempre, paano napapanatili yung pagsunod sa health protocol sa mga evacuation centers maging doon sa mga inililikas, no? Yung proseso ng paglikas to make sure na hindi makakahawa or maghahawaan ng COVID-19. At the same time ay naililigtas yung ating mga kababayan sa kani-kanilang mga tahanan. Alan. Angela, kanina nakaranas tayo ng power interruption pero hindi naman nagtagal. Doon naman, pagdating naman sa mga evacuation center, kung nasusunod ba ang mga health standards na pinatutupad sa bawat evacuation center, according sa nakausap natin sa Edmero, nasusunod nila dahil isa rin ito sa mga binabantayan ng Interagency Task Force pagdating sa mga nililikas natin mga kababayan, lalo na apektado nitong nasabing pag-ulan dala ng bagyong Aurin. At sa mga evacuation center, nagtalaga sila ng mga taong magbabantay na magiging katuwang sa pagmumonitor sa ating mga kababayan na pwedeng kumuha ng temperature, ng magbigay ng alcohol sa mga papasok na lilikas ng pamilya. Angela. And lastly, Alan, yung pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan ay may mga pagkukulang ba dyan ngayon doon sa mga na-evacuate na mga residente? Alan? Isa yon sa mga prioridad ngayon ng local government unit ng Camarines Sur, ang mga nakatalagang food packs na ipamamahagi sa mga kababayan nating apektado, at marami pa ang stockpiles na naitalaga ng mga ng local government unit ng LGU Camsur hinggil sa naturang sa posibleng mangyari pang kalamidad dito sa Natura probinsya. Angela. Alright, Alan, patuloy kaming makikipag-ugnayan sa iyo sa magiging sitwasyon niyo diyan. Mag-iingat kayo. Maraming salamat. Alan Manansala mula sa Camarines Sur. Umabot na sa mahigit 16,000 pamilya ang inilikas sa 5 rehiyon sa bansa dahil sa bagyong Aurin. Sa kabila naman ng mga matinding pagbaha sa mga apektadong lugar, wala pang naitatalang casualty sa 5th araw na pananalasa ng bagyong Aurin. Ito ang balita ni Janice Ingente. Patuloy ang isinasagawang preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na apektado ng bagyong Aurin. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 16,059 families o 59,170 individual na ang inilikas mula sa Region 7, Region 8, Region 10 at Caraga Region. Karamihan sa mga inilikas ay pansamantalang nanunuluyan sa mga inihandang evacuation centers ng pamahalaan, habang ang iba naman ay pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. Nakapagtala na rin ang ahensya ng 179 na mga nasirang tahanan kung saan 4 rito ay totally damaged. Samantala, stranded pa rin hanggang ngayon ang halos 3,000 pasahero, 857 rolling cargoes at 6 na vessels sa mga port ng Region 7 at 8. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Aurin. Ayon kay Mark Timbal, tagapagsalita ng NDRRMC, ito ay dahil maagang nakapaghanda ang mga local government units bago pa man makapasok sa bansa ang bagyong Aurin. We don't have any reports yet of casualties, injuries, missing or fatality. So we're hoping na sana mga talagang ganon. Maaga pa lang, naghanda na talaga tayo. Noong Wednesday pa kasi, part of our preparation is to confirm with the local government kung nakapaghanda sila for a possible preemptive evacuation of communities in the danger zone. And they were able to do this. Patuloy naman ang isinasagawang assessment ng mga otoridad sa mga pinsalang dulot ng bagyong Aurin. Patuloy din ang paalala ng mga otoridad sa mga residente, lalo na sa mga evacuee na ugaliing sumunod at tuparin ang minimum public health standards sa panahon ng kalamidad, lalo't nahaharap pa rin sa health crisis ang bansa. Janice Ingente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nanawagan ng alkalde ng Houston sa Texas, USA na dapat tulungan ng estado ang mga residente na makabayad ng napakataas na electricity bills bunsod ng napakalamig na temperatura. Batay sa ulat, pumalo sa $16,000 o 776,000 pesos ang bill sa kuryente ng ibang residente. Naitala ang pinakamababang temperatura sa estado sa loob ng tatlong dekada sa negative 18 degrees Celsius. Nabalutan ng yelo ang karamihang bahagi ng Texas sa karaniwan ay nakararanas lamang ng milder winter weather. Dahil sa pambihirang lamig ng panahon sa ilang southern US states, 70 ang naitalang nasawi. Dalawa pa ang napaulat na nasawi sa pagpapatuloy ng mga kilos protesta sa Myanmar. Bunso nito ay lalong umiiting ang mga panawagan para sa isang general strike laban sa coup. Patuloy ding nadaragdagan ang mga bansa at world leaders na kumukondena sa military junta. Sa kanyang address sa United Nations Human Rights Council ngayon, hinihingi ni UK Foreign Minister Dominic Raab ang pag-atras ng mga sundalo at palayain si Aung San Suu Kyi. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Mas matinding kilos protesta at isang general strike ang isinagawa sa Myanmar ngayong araw. Sa kabila ng pagpapakalat ng mas maraming puwersa ng militar sa mga pangunahing lungsod at pangakong pagsasagawa ng bagong eleksyon sa bansa, hindi napigilan ng mga general ang dalawang linggong demonstrasyon at civil disobedience movements. Tatlong protesters na ang naiulat na nasawi bunsod ng inkwentro sa pagitan ng mga tauhan ng security forces at anti-coup. Hindi naman nakapigil ito upang muling maglunsad ng kilos protesta ang mga mamamayan sa Mandalay gayon din sa Yangon. Nagbabala na ang state-owned media MRTV sa mga protesters sa mga gagawin nitong hakbang ngayong araw ng Lunes. Batay sa isang pahayag ng Foreign Ministry, matinding pagpipigil ang ginagawa ng mga otoridad at tinuligsa rin ito ang mga pahayag ng mga bansang nanghihimasok umano sa internal affairs ng Myanmar. Ilang bansa na ang nagpahayag ng pagkundina sa karahasan laban sa mga protesters sa Myanmar, kabilang na ang Estados Unidos, Japan, Singapore, Britain at Germany. Batay sa Assistance Association for Political Prisoners ng Myanmar, 640 na ang inaresto at sinampahan ng kaso simula nang mag-umpisa ang kudeta sa bansa, kabilang na ang mga kawani at opisyal ng gobyerno at mga oposisyon ng military takeover. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ni Health Secretary Francisco Duque III ng hanggang Biyernes ang Department of Health Region 7 upang tugunan ang paglobo ng COVID-19 cases sa Central Visayas. Kaugnay ito ng pag-giit ng DOH-7 at ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu na hindi kailangang i-lockdown ang probinsya na gaya ng iminumungkahi ng mga eksperto ng DOH. Mula sa Cebu City, ito ang balita ni Ryan Malyari live. Ryan, ano ba ang kailangan magawa ng DOH Region 7 hanggang Biyernes? At kung hindi nila ito magawa, ibig sabihin nito tuloy ang lockdown. Bernard, ayon nga sa pahayag ni Secretary Duque, ay kinakailangang mapababa o di kaya makontrol ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Central Visayas at gayon din ay ma-assess kung ang mga isinasagawang mga pamamaraan upang mapigil ito ay epektibo ba. At gayon din ang rekomendasyon naman ng DOH Central Office, kung sakaling ito'y hindi may sasagawa noon ng naunang rekomendasyon ng mga eksperto ay isa ilalim muli sa lockdown o ECQ ang probinsya. Patuloy ang pagtaas ng transmission ng COVID-19 sa Central Visayas, bagaman sinasabing nasa manageable level pa rin ang critical care utilization rate sa rehiyon. Ngayong araw ay ipinahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na binigyan niya hanggang Biyernes ang DOH Region 7 na matugunan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Central Visayas.
Nakiusap ang regional DOH sa Central Visayas na bigyan pa sila ng sapat na panahon. So we're giving them until Friday para tingnan kung lahat ba ng nakalatag na mga pamamaraan upang tugunan at mapababa ang kaso ng kanilang cases sa Cebu ay nagiging epektibo ba ito. Tugon naman ang DOH 7, isa umano sa dahil ay may pagkakaiba sa data mula sa Technical Advisory Council at sa Regional DOH. Malaking porsyento umano ng mga bagong active cases ay mga asymptomatic at ito rin ang nagpapataas ng critical care utilization ng mga ospital dito. Sapagkat anila ay marami pa ring asymptomatic at mild cases ang nasa mga ospital. Technical Advisory Council for the DOH Central Office with all its experts, having seen our cases and the presence of the mutations of concern, their recommendation actually is to lock us down, meaning to say ECQ and to restrict travel from Visayas to other regions. And that is correct, no? Na nakiusap kami, RD Bernadas and I were present during that meeting because we had to appeal, no? For them to have some sense in allowing us to go over our data because, okay, let me put it this way, Ryan. Number one, the data that they used did not synchronize with our data. Isa sa mga hakbang na gagawin ng DOH 7 ay maipaalam sa mga asymptomatic na hindi nila kailangan na magpa-admit sa ospital. Ang mga mild at asymptomatic ay dapat nasa mga temporary treatment and monitoring facilities o TTMF. Subalit isa umano sa nagiging dahilan nito ay ibig umano ng mga pasyente na komportable ang kanilang kinalalagyan kumpara sa kalagayan ng mga nasa government quarantine facilities. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang DOH 7 sa mga hotels upang magdagdag ng mga hotel rooms na maaaring maging quarantine facilities. We have been in constant meetings, no, and collaboration with our hospitals, including our LGUs and the leaders, no, including katuwang kaganina na there are hotels that are willing to become quarantine and isolation facilities para dito na atong mga pasyente na gusto yun na komportable. Maging ang ilang local government units ay nagpatupad na rin umano ng stricter restrictions sa kani-kanilang lugar gaya ng liquor ban at muling pagpapatupad ng quarantine pass. Dagdag ni Loreche, isa umanong economic suicide para sa Cebu kung ila-lockdown muli ang probinsya dahil sa mga kasong ito. Sa Biyernes ay makikipagpulong muli ang DOH 7 sa Central Office upang iapila ang kalagayan ng rehiyon sa pagpapatupad ng stricter quarantine status. At yan muna ang update mula dito sa Cebu. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Malyari. Isusumite ng Department of Health sa World Health Organization at Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data ang mga nakalap na datos ukol sa dalawang natukoy na mutations ng coronavirus sa Pilipinas. Ito'y upang masuring mabuti at matukoy kung anong variant ang mga ito. Sa isang panayam, sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Bergeri na nais din nilang malaman kung ang mga mutation na ito ay lubhang mapanganib para sa publiko. Una nang ipinahayag ng DOH Region 7 na 37 sa 50 kinuna ng samples ng Philippine Genome Center ay nagpapakita ng mutations na E4A84K at ng N51Y ng SARS-CoV-2 virus na siyang nagiging sanhi ng COVID-19. Sa nakalipas na linggo, nakapagtala ang Pasay City ng mabilis na pagtaas ng kaso ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Bunsod ng pagtaas na ito, nadagdagan pa ang mga barangay at establishmento na isinailalim o isasailalim sa localized community quarantine upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ilan na ngayong barangay ang nakalagay sa localized lockdown dyan sa Pasay City? Bernard, 34 na nga ng mga barangay at 2 establishmento ang isinailalim ng Pasay City government sa localized
community quarantine. At bunso dito nung naitatalang clustering ng COVID-19 sa ilang lugar dito sa lungsod. Ibig sabihin, sa isang barangay ay may mga naitatalang 3 hanggang 5 bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na linggo. Kung dati ay inaabot lamang ng halos 15 ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pasay City, naalarma ang lokal na pamahalaan dahil biglang tumaas ito ng nasa 80 hanggang 100 bagong kaso nitong mga nakalipas na araw. Given the fact na ang Pasay din po is a travel city, so marami po rito nag-in and out ng mga tourist kasi ang airport nandiyan lang. Dito rin tumitira o nananatili yung mga seafarers natin galing ng mga probinsya. So kung titignan po natin sa datos namin, isa sa mga matataas na numero ay mga seafarers. Nilinaw din ng Pasay City LGU na hindi lockdown ang kanilang ipinatutupad sa mga barangay kundi localized community quarantine. Tanging mga nakatira lamang sa bahay na apektado ng localized community quarantine ang mahigpit na pagbabawalan na lumabas. Inatasan na rin ng Pasay LGU ang mga barangay officials na nakakasakop sa mga apektadong lugar na sila ang tutulong sa pag-aasikaso para maibigay ang pangangailangan ng mga residente sa apektadong lugar na naka-localized community quarantine. As I said, localized enhanced community quarantine lang tayo, no? For example, sa isang household doon nagkaroon ng positive, yung household lang na yun ang ilo-localize natin. Yung mga tao doon hindi pwedeng lumabas at pumasok. Ang ginagawa naman po ng mga barangay officials natin, nandoon sila nagbabantay din. So kung may needs po yung mga tao sa loob, halimbawa may kailangan bili na pagkain o yung personal gamit na kailangan nila, yung mga taga-barangay po ang bumibili noon. Ang Pasay City ang isa sa mga syudad sa Metro Manila na mahigpit na babantayan ng Department of Health dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa loob ng 2 linggo. Bagamat hindi pa masabi ng DOH sa ngayon kung may kaugnayan ba ito sa UK variant mula sa United Kingdom, kung saan taga-Pasay ang isang kaso na naitala kamakailan. Sa kasalukuyan, sinusuri po yan ng ating Philippine Genome Center, UPNIH at saka ng RITM para matukoy kaagad kung ito bang spikes na ito ay bunsod na nitong variant na ito. Pero so far ay wala pang malinaw na conclusion. At Bernard, tatagal ang localized community quarantine na ito hanggang March 5. At posible pang tumagal kung magkakaroon pa ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Pasay City. Yan ang latest live mula sa Pasay City. Balik sa iyo, Bernard. Oh, JP, habang naka-localized quarantine itong mga nabanggit mo na mga lugar, pamilya, ano pa yung ibang hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan? Halimbawa, meron bang ginagawang contact tracing sa mga nakasalamuha naman nitong mga nagpositibo sa COVID-19? Yan nga yung nabanggit ng Pasay LGU na tuloy-tuloy naman yung kanilang testing din doon naman sa ibang mga barangay. At yung contact tracing na ginagawa para doon naman sa mga posibleng nakasalamuha nitong mga nagpositibo doon sa kasama doon sa mga household na nasa ilalim ng localized community quarantine, yun naman yung binabantayan ngayon ng mga barangay officials at kanilang imomonitor dito sa hanggang sa susunod na 2 linggo. Bernard. Maraming salamat, JP Nunez. Hindi tuloy bukas ang nakatakda sa ng pagpapatuloy ng oral arguments ukol sa Anti-Terrorism Act. Bunsod ito ng pagka-quarantine ng ilang mahistrado dahil sa pagkakaroon ng exposure sa COVID-19 case. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagpositibo sa COVID-19 ang isang Supreme Court Justice, kaya nag-quarantine na rin ang mga nakasalamuha nito. Kaugnay nito, suspendido ang inaasahan sanang pagpapatuloy ng oral arguments ng anti-terrorism law bukas. Hindi na rin matutuloy ang unbanked session bukas. Bukod sa inaasahang tatapusin na ng mga mahistrado
ang interpellation o pagtatanong sa mga abogado ng petitioners, posibleng magsumite rin ang mga petitioner ng panibagong kahilingan na mag-issue ng temporary restraining order para ipatigil ang implementasyon ng batas. Because that was new to us and it was merely a manifestation, so I suggested that we should file a petition so that the Office of the Solicitor General can also comment or object to such petition or prayer for a TRO. Kaugnay na rin ito sa umano'y banta sa buhay ng mga tutol sa batas dahil sa pag-uugnay sa kanila ng isang general ng Armed Forces of the Philippines sa komunistang grupo. For the first time in history, petitioners and their counsel before this honorable court are seriously threatened with prosecution under the challenge statute by no less than a military general who is part of the state enforcing the controverted ATA. Inaasahan naman sa susunod na Martes, March 2, na ipagpapatuloy ang pagdinig. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinayagan ng Bureau of Immigration na makapasok sa bansa ang 17 Chinese nationals. Paglapag sa Ninoy Aquino International Airport ay agad silang hinarang ng mga tauhan ng immigration at pinasakay sa kasunod na flight pabalik sa kanilang pinanggalingang bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, kaduda-duda kasi ang kanilang mga pakay. Dagdag pa ng opisyal, kasama na rin ang mga ito sa blacklisted o hindi napapayagan na muling makapasok sa Pilipinas. Nakita po natin na may inconsistencies dun sa kanilang mga documents na pinipresent at yung kanilang totoong purpose of travel. So nung sila po ay in-interview, nagkaroon po ng maraming discrepancies. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang Philippine National Police at UNTV para sa mga programa ng pambansang pulisya sa UNTV. Pinangunahan ito ni na Mr. J. Eusebio, ang Vice President for Television Operation ng Estasyon, Mr. Jerry Panghulan, at PNP Chief Police General Dibolg Sinas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tuloy ang pagtutulungan ng UNTV at Philippine National Police sa pagsiservisyo publiko. Ito'y kasunod ng Memorandum of Understanding na pinirmahan ni PNP Chief Police General Dibolg Sinas, BMPI UNTV Vice President for Television and Marketing Mr. J. Eusebio, at VP for External Affairs Mr. Jerry Panghulan. Ayon kay PNP Chief Police General Dibolg Sinas, malaking tulong sa pambansang pulisya ang dalawang libreng programa sa telebisyon na ibinigay ng UNTV sa PNP. Ito ay ang Rektang Connect Action Agad na umeere mula Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon at ang Police at Your Service na mapapanood naman tuwing Sabado alas 7 ng gabi. The MOA was very important to us because 7 years na nga ito. Ngayon paigtingin namin. Now, isa sa mga enhancement na gagawin namin is gagawa kami ng parang studio with your help ng UNTV plus doon ang i-announce kung ano yung accomplishments ng mga PNP. Sa Rektang Connect ipalalabas ang kanilang accomplishments sa illegal na droga, loose firearms, arrested wanted person, illegal gambling at iba pa. Habang ang ibang activities naman ng PNP ay mapapanood sa Police at Your Service. Yung Saturday naman, ang format noon is deal yung mga important accomplishments, important activities, kagaya nito, yung signing ng MOA, ng etc. Plus, interview of some of its commanders. We just enhance the, enhance on reformatting of the program para mas maganda. And we'll use more on photos, videos. Nagpahatid naman ang mensahe si Kuya Daniel Razon sa PNP sa pamagitan ni VP Jerry Panghulan. Pinaabot po niya sa ating pong kapulisan na hindi lamang ang UNTV ang kanyang kasama sa pagtataguyod ng ating mga programa para sa ating mga kababayan at komunidad, kundi buong kapatiran ng Members Church of God International. Umasa daw po kayo na sa kanyang pumumuno ay lalo pa niyang pag-iibayuin ang pagtulong kung saan po higit na kami ay makaka
agapay sa inyong adhikain, sa ating pong mga kababayan at sa ating pong komunidad. Ang UNTV ay 7 taon ng kaagapay ng PNP. Bukod pa sa tulong pinansyal na ipinagkaloob ng UNTV at Church of God International para sa mga programa ng pambansang pulisya at para sa pamilya ng SA-44. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.